Oras kami ng alas 6:05 ng umaga. Noon at ngayon, DYPR, una sa balita. Narito ang inyong tagapagbalita, Robin Rosales. Magandang umaga, lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Magandang umaga sa lahat at narito na ang headlines na ating mga balita. Sa ating mga headlines, sa assessment ng Puerto Princesa City DepEd sa unang linggo ng limited face-to-face sa mga eskwelahang naaprubahan na sa lungsod. At COMELEC nagpaalala sa mga kandidato na i-register ang mga social media account na nagagamitin sa pangangampanya. At application sa pag-apply ng kuryente at tubig sa lungsod, pamamadaliin na ni Konsehal Nisario Awan. At second SOU Maritime Group sa Palawan, nabigyan ng 6 na outboard motor ng US government. At naagna sa bangkay na palutang-lutang sa bahagi ng barangay San Jose, na diskubre o nakuha ng Philippine Coast Guard. At sa balitang showbiz, singer ng kantang Because of You pumanaw na. At sa balitang good vibes, abangan mamaya ang unang klase ng hikaw pambabae na ambag ng katutbong Palawan. Yan ang ating mga headlines, abangan ang detalye sa ating pagbabalik. Bongga! Palaparaan, kaya ipalawan mo na! Mars, Bongga! Saya mo ah! Ipalaparaan, kaya ipalawan mo na! Mars, saya mo ah! Alam mo kung ba't Palawan? Dinala ko ang alahas ko. Mahang 1% lang pagkatubos within 11 days. Alam mo kung ba't Palawan? Dinala ko ang alahas ko. Mahang 1% lang pagkatubos within 11 days. Sa napakarami namin branches. Automated pa kami, ma'am. Kaya walang mali sa kwenta. May text reminders pa para iwas penalties. May text reminders pa para iwas penalties. Sa Palawan Express, pero padala. Padala ko kay Madir. Sir, napakamura ng charge dito. Sa Palawan Express, madala, madala, madala. Napakaraming branches pa. Napakamura ng charge dito. Kaya gusto mo dito sa Palawan. At walang kuskus malungos. Maya-maya. Hello? Anak, salamat. Ito, hawak mo ng cash. Walang kuskus malungos. Maya-maya. Hello? Anak, salamat. Kaya ito, hawak mo ng cash. Mag-election na naman, nagaanap ang inyong mura, quality at mabilis na serbisyo ng inyong election materials? Saan ka pa? Punta na sa Tata. Sa Tata. Ni Tata Printing Services. They offer the most affordable and quality products for your election needs. They have tarpaulin, t-shirt printing, calendars, and many more. Kaya ano pang hinihintay mo? Punta na sa Tata. Sa Tata. Ni Tata. Sa ibang katanungan, punta lang sa Rojas Street, katabi ng HTU. O tumawag sa kanilang numero 0915-786-0967 o mag-email sa tataknitatang@gmail.com. Tata ni Tata Printing Services. Alam mo ba na ang nickel ay panlima sa pinakamahalagang mineral sa mundo? Ginagamit ang nickel sa paggawa ng iba't ibang mga kasangkapan at estruktura. Ang nickel ay resilient o matatag, hindi kinakalawang, hindi madaling matunaw, at ductile o maaaring ihulma at panipisin ng hindi nababali o nasisira. Mahigit 2/3 o 67% ng namiminang nickel ang ginagamit sa paggawa ng stainless steel na isang uri ng alloy o bakal. Maraming bagay ang nagagawa gamit ang stainless steel, mula sa simpleng kubyertos hanggang sa pagbuo ng mga komplikadong spacecraft. Malaki ang naiaambag ng nickel sa engineering at construction industries. Nakakatulong ito para hindi matunaw ang mga estrukturang gaya ng tulay mula sa matinding sikat ng araw, at para hindi agad kalawangin kahit mabasa ng ulan. Dahil anti-corrosive o hindi madaling kalawangin ang nickel, nagbibigay ito ng di matatawarang proteksyon para sa iba't ibang mga estrukturang pandagat.
Sa pamamagitan din ng nikel, nasisiguro ang pagdaloy ng malinis na tubig na ating kinukonsumo dahil tumatagal at hindi kinakalawang ang mga tubo. Nababawasan din ang pagtagas ng tubig dahil matibay ang mga ito laban sa lindol at masamang panahon. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng nikel sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay ninyo sa pag-asenso. DYPR, Balita sa Umaga. Muli, magandang umaga, lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Ngayon po ay araw ng Lunes, March 28, 2022. At narito na ang detalye ng ating mga balita. Sa kasalukuyan na paumanong ini-evaluate ang ginawang evaluation ng mga supervisor ng Department of Education Puerto Princesa, ang resulta ng pag-uobserba sa mga eskwelahan nila na nagsagawa ng pag-monitor kung ano ang kinakaharapa na problema sa unang linggo ng limited face-to-face class. Ayon kay Gina Francisco, tagapagsalita ng Department of Education Puerto Princesa, sa inisyal nitong pagtaya, walang gaanong problema ang kinaharapa sa unang linggo ng klase mula sa kindergarten hanggang grade 3 at sa iba pang mga grades at high school. May napansin lang umano sila sa mga magulang ng kindergarten na dapat itama at ito ay ang pagsama ng mga magulang na paghahatid hanggang sa loob ng compound ng eskwelahan. May mga bata daw kasing umiiyak na ayaw pa iwan kaya naman ay maaring sa unang linggo ay maunawaan at pagbigyan ito sa ngayon. Wala daw kasing dapat mga parents ng mga bata ang papasok sa loob dahil hanggang sa gate lang dapat ang mga maghahatid mula sa kindergarten, grade 1 and 2, 3 hanggang grade 6 at iba pang mga napayagang level class sa lungsod ng Puerto Princesa. Wala daw kasing inilagay na waiting area sa loob ng compound ng eskwelahan kaya dapat itong sundin. Lahat ng na mag-aantay at susundo ay sa gate lang dapat mag-antay kung saan itinalaga ang entry at exit gate ng isang paaralan. Sinabi din ni Francisco na marami na ang mga principal na maeskwelahan nila ang nagpaabot na rin na handa na rin muna sila sa face-to-face class na paghahandaan naman ng Department of Education Puerto Princesa para sa inspeksyon bago naman isubmit sa Mimaropa Region kung saan titingnan din ang kahandaan ng mga ito katulad ng mga pangailangan sa social distancing at iba pang mga protocols na dapat iprepare ng bawat eskwelahan. DYPR Balita. Samantala, ang COMELEC nagpaalala sa mga kandidato na i-register ang mga social media account na gagamitin sa kanilang pangangampanya. Ang detalye ng balita mula kay Ruth Rodriguez. DYPR Balita. Nagpaalala COMELEC sa local candidates na kailangan ma-register sa COMELEC ang social media account na ginagamit para sa kapilang pangangampanya. Ayon kay COMELEC Palawan spokesperson Jomel Orda, maaaring i-block ng COMELEC monitor ang mga social media na hindi naka-register sa kanila pero ginagamit ng mga kandidato sa pangangampanya at maaaring itawan ang parusa ayon sa nakataan sa Resolution No. 1-0-0-3-0 Section 41. Isang social media account lamang kada kandidato ang dapat na nakaregister. Ito pwedeng ilagay ang lahat ng uri ng electoral advertisement. Ang account na ito ay maaari namang i-share ng mga supporters ng kandidato pero hindi pwedeng mag-post ang supporters ng walay campaign materials dahil kabibit ang pagkakot sa draft ng kandidato. At ito sa Section 90 ng COMELEC Resolution 1074 tanging sa valid account, website, blog at social media pages namang pwedeng maglabas ng electoral ad. Ibig sabihin, ang nakaregister lamang na social media account ang pwedeng gamitin sa pangangampanya ng mga kandidato gamit ang anumang klase ng social media platform. Yan ang ating balita para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawan. DYPR Balita.
Maraming salamat kasamang Ruth Rodriguez. Samantala, nasa unang public hearing na ang ginawa ni Konsehal Nisario Awat bilang chairman ng Committee on Legal Matters sa Konseho para sa pagpapagaana ng mga requirements para sa pag-apply ng kuryente at tubig ng isang residente. Napakahirap daw kasi ang makakuha ng titulo ng lupa para sa mga requirements sa pagpapakabit ng tubig at kuryente, lalo na sa mga residente na nakatira sa mga lupang kakadeklara pa lamang o naideklara nga mga alienable and disposable land o END. Kaya naman na malamang na wala pa silang hawak na titulo. Kaya marami ang umaaray sa patakarang ito sa ngayon. Kaya naman gustong baguhin ni Konsehal Awat ang batas kaugnay dito para sa kapakanan ng mga aplikante na kailangan ng matitulo ng lupa, kasama na ang pag-a-apply ng building permit at sa lahat ng may kaugnayan na kailangan ng titulo ng lupa para sa anumang aplikasyon. Sabi pa ni Konsehal Awat, hindi siya natatakot na masanksyon o makulong sa isinusulong dahil hindi daw ganun kadali para maamyendahan ang batas, pero para naman daw sa kapakanan ng lahat at nakakarami ay dapat itong isagawa. Dapat daw ay kahit endorsement o kaya ay certificate lang o certification na lang ng punong barangay ang ibigay na requirement para sa application para mabawasan naman ang pahirap ng bawat aplikante. Umaasa si Konsehal Awat na magkakaroon ng magandang resulta ang isinusulong nito para sa mga pagbabago ng requirements ng batas para sa aplikasyon ng tubig, ilaw at building permit o ano paman na may kinalaman sa agad na pangangailangan ng mga mamamayan. Ang unang pagdinig ay ginawa nitong nakaraang Miyerkules, kung saan kahit wala pa umanong maayos na pagkasunduan ay ipagpapatuloy niya ito dahil maging siya mismo ay epektado ng ganitong patakaran ng pamahalaan. Kaya para sa kapakanan ng nakakarami ay kailangan itong mabago. DYPR Balita. At sa ating police report. Police report. Arestado naman sa drug o arestado. Sa ating police report, hindi na makilala ang nakuhang bangkay ng lalaki sa karagatang sakop ng barangay San Jose kahapon ng alas 9 ng umaga. Ayon sa report ng City Police, nireport sa kanila ng Philippine Coast Guard ang pagkakatagpo sa naagnas na 11 tao. Base umano sa report ng Coast Guard, sa pamamagitan ng isang SN1 Rafael Villarreal, nakatanggap sila ng impormasyon sa pagkakatagpo ng bangkay sa dagat dakong alas 12 pa ng gabi kahapon at alas 9 na ng umaga nang nadala ng Coast Guard sa baybay ng Purok Masikap, Barangay San Jose, Puerto Princesa. Isa sa ilalim umano sa DNA test ang lab o DNA ang labi para sa pagkakakilanlan nito, habang patuloy naman ang follow-up investigation para sa posibleng dahilan ng pagkamatay ng biktima. Hindi pa kasi masabi kung nalunod ang biktima o kaya ay itinapon na patay na sa dagat, kaya hindi pa masabi kung ano ang dahilan ng pagkamatay nito. At sa iba pang detalye ng ating mga balita sa ating pagbabalik. Ako po si Konsehal Matt Mendoza, muli pong lumalapit at humihingi ng inyong suporta para kay Nico Mendoza. Si Nico po ay aking pamangkin. Kagaya ko, Konsehal Matt Mendoza. Nais din pong ipagpatuloy ni Nico ang paglilingkod at pagsisilbi dito sa ating minamahal na lungsod. Sana po ay natulungan at masuportahan ninyo si Nico. Para po Konsehal ng Puerto Princesa, Nico Mendoza-Tan, number 38 sa iyong balon. This political advertisement is paid for by Matthew Mendoza. Alam mo ba na ang industriya ng pagmimina ay may malaking na itutulong sa lokal na ekonomiya ng isang bayan o barangay? May kabahagi ang barangay, munisipyo at probinsya mula sa buwis ng isang minahan. Nagbabaya din ng malaking halaga ng real property tax ang kumpanya ng minahan direkta sa munisipyo. Aabot sa 3,000 residente ng munisipyo ang mabibigyan ng trabaho. Kapag may sweldo, may gagastusin at lalakas ang lokal na ekonomiya. Hindi pa kasama rito ang benepisyo mula sa mga programa at proyekto ng minahan sa komunidad at royalty ng mga katutubo. Iyan ang totoo.
Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay nyo sa pag-asenso. Fitness Camp is now in Puerto Princesa. They offer weight loss program, weights training, functional training, boxing, mixed martial arts, Muay Thai, Brazilian Jiu-Jitsu, Zumba, and supplement shop. Fitness Camp is located at Junction 1 Center between Honda Prestige and National Bookstore. For inquiries, call or text 0908-211-4362. Fitness Camp is open Monday to Sunday from 7 a.m. to 9 p.m. Fitness Camp, set the trend. Join the squad. See you at the camp. GYPR Balita sa Umaga. Second SEU Maritime Group sa Palawan nabigyan ng 6 na outboard motor ng US government. Detalye ng balita mula kay Ruth Rodriguez. GYPR Balita. Pinagkalooban ng US government ng 6 na outboard motor ang second specialization sa maritime group yan sa Palawan noong Biyernes panguna ni Heather Bariaba ng embassy sa Pilipinas ang 6 na outboard motor gagamitin para palitan ang mga naluman outboard motor sa mga patrol boat ng second operations unit group na mula rin sa Ameta Special Operations Unit Maritime Group Commander Police Colonel Ricardo Dalmasia, malaking tulong na ito ng Amerika, lalo pa ngayong pinapayagang ahensya pagbabantay sa direktor ng bansa kasama ang West Philippines. Maiaangat daw nito ang kanilang kapasidad ilidad sa pagsasagawa ng Maritime Patrol sa mga karagatan palapas. Ayon naman kay Sir Bariaban, pati bahagi ng kanilang suporta sa Maritime Group kanilang doon sa papanatiling sa tuloy-tuloy at papatrolya ng Maritime Group para gataan ang patakwan. Ako si Ruth Rodriguez para sa DYPR, ang kaunang evidence ng radyo sa DYPR Balita. Maraming salamat, Ms. Ruth Rodriguez. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Women's Month, inaanyayahan ng Regional Council for Disability Affairs sa Mimarupa ang mga kababaihang taga Mimarupa Region na may kapansana na lumahok sa 18th Women with Disabilities Day webinar na idaraos ngayong araw, March 28 mula 9 ng umaga hanggang 2 ng hapon. Tampok sa webinar ang mga inisyatibong pang may kapansanan sa edukasyon sa bagong normal. Mapaglikha ng mga trabaho sa bagong normal ang mekanismo o mekanismo sa pantaya na paglahok sa halalan, ang devolusyon o paglilipat ng serbisyo ng pamahalaan patungo sa local government unit at iba pang mga programa may kaugnayan sa kababaihang may kapansanan. Mapapanood ang webinar sa Facebook page ng National Council on Disability Affairs. DYPR Balita. At sa ating police report, arestado naman sa drug buy bust operation ng isang fest vendor sa Abanico, Barangay San Pedro kahapon ng alas 5:40 ng hapon. Ang suspek ay kinilalang si Jimson Sueco Frado, binata, fest vendor at residente ng nasabing lugar. Ang operation ay ginawa ng City Police Drug Enforcement Unit at City Anti-Crime Task Force. Nakuha sa suspek ang isang selyadong plastic sachet ng marijuana at 1,000 piso na mark money na ginamit na pambili ng asset sa suspect. Nakakulong na ngayon ang suspect sa City Police Office. At ang detalye ng ating mga balita ng showbiz at good vibes at balitang panahon sa ating pagbabalik. Bongga! Palaparaan! Kaya ipalawan mo na! Pars! Saya mo ah! Ibang dami mong bayarin? Pars! Palaparaan sa Palawan Pawn Shop! Alam mo kung ba't Palawan? Dinala ko ang alahas ko. Ma'am, 1% lang pag natubos within 11 days. High appraisal pa!
Correct, ma'am. Mabilis pang mag-renew sa kahit saan sa napakarami naming branches. Automated pa kami, ma'am. Kaya walang mali sa kwenta. May text reminders pa para iwas penalties. Bongga! Mapagkakatiwalaan talaga. Ako naman, Mars. Palaparaan. Sa Palawan Express, pera padala. Padala ako kay Madir. Sir, napakamura ng charge dito. Palaparaan. Dali ka magpadala. Kaya ay Palawan mo na. Napakaraming branches Mars. Pa. Saya mo ah. Kaya ang dalawang bayarin. Sa Palawan. Mars. Walang kuskus palungos. Mayamaya. Hello? Anak, salamat. Ito, hawak ko na ang cash. Pinis. Ma'am, 1% lang pagdagos within 11 days. Kaya ipalawan mo na. Pa. Correct, ma'am. Mabilis pang mag-renew sa kahit saan sa napakarami naming branches. Automated alam mo ba kami, na ang nickel ay panlima sa pinakamahalagang mineral sa mundo? Ginagamit ang nickel sa paggawa ng iba't ibang mga kasangkapan at estruktura. Ang nickel ay resilient o matatag, hindi kinakalawang, hindi madaling matulaw at that time o maaaring ihulma at panipisin na hindi nababali o nasisira. Mahigit 2/3 o 67% ng lumini ng nickel ang ginagamit sa paggawa ng stainless steel na isang uri ng alloy o bakal. Maraming bagay ang nagagawa gamit ang stainless steel. Mula sa simpleng kubyertos hanggang sa pagbuo ng mga komplikadong spacecraft. Malaki ang naiaambag ng nickel sa engineering at construction industries. Nakakatulong ito para hindi matunaw ang mga estrukturang gaya ng tulay mula sa matinding sikat ng araw at para hindi agad kalawangin kahit mabasa ng ulan. Dahil anti-corrosive o hindi madaling kalawangin ang nickel, nagbibigay ito ng di matatawarang proteksyon para sa iba't ibang mga estrukturang pandagat. Sa pamamagitan din ng nickel, nasisiguro ang pagdaloy ng malinis na tubig na ating kinukonsumo dahil tumatagal at hindi kinakalawang ang mga tubo. Nababawasan din ang pagtagas ng tubig dahil matibay ang mga ito laban sa lindol at masamang panahon. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng nickel sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay ninyo sa pag-asenso. GYPR, balita sa umaga. 4 minuto bago. Mag-alas 6:30 ng umaga sa ating balitang showbiz. Showbiz balita. Singer ng kantang Because of You, pumanaw na. Ang detalye hatid sa inyo ni Joel Contribida. Showbiz. Ng American singer na si Keith Martin noong Biyernes. Tagpuan itong wala ng buhay sa kondo nito sa Quezon City. Si Keith ang singer ng hit song na Because of You na sumikat noong 2004. Matagal lang naninirahan sa Pilipinas si Keith at nagkaroon pa ito ng mga karelasyong Pilipina at may anak din. Malapit si Keith sa dating Viva Hot Babes na si Cherie na siyang nag-produce ang album nito at unang nagbalita ng pagpanaw ng singer. Taong 2019 ay nagkaroon pa ng solo concert sa isang bar dito sa Puerto Princesa si Keith at nagsilbing kauna-una ang mainstream international na singer na nagkaroon ng solo concert dito sa Puerto Princesa. Hindi pa huling nakita sa public si Keith sa kasal ng Palawenyo singer na si Daryl Ong kung saan na nabidyoan pa ito na nakikijamming sa reception ng kasal nito sa Antipolo, Camacaylan. Hindi pa rin alam ang sani ng pagpanaw nito hanggang sa ngayon. Joel Contribida para sa DYPR ang una sa puso ng mga Palawenyo. Showbiz balita. Balitang good vibes. Maraming salamat, Joel Contribida. At siyempre, sa mga nag-aabang sa ating balitang good vibes, bilang pagurita pa rin ng International Women's Month ngayong Marso, ipinapaalala muli ng National Museum of the Philippines ang ilan sa mga mahalagang kagamitang pambabae na sinauna o mga natuklasan bago pa man na magkaroon ng modernong sibilisasyon. At isa sa mga isa nga diyan ang subang, isang uri ng earplugs o hikaw na sinasabit sa tenga ng mga kababaihang Palawan o Palawan na base sa pagdudokumento ng museo ay nagsisilbi itong status o katayuan ng isang babae
sa tribo. Bahagi rin to ng kanilang ritual kung saan pinagpapalit nila ito sa ibang klase ng hikaw. Ang subang ay yari sa mga balat ng punong kahoy. May disenyo itong may parehong malaking bilog na hanggang o hangganan, habang maliit na pabilog ang gitna na nilalagyan ng perla sa magkabilang dulo. Ang paglalagay ng butas sa tenga para sa bita na ng hikaw ay isang tradisyon ng mga Palawan. Karaniwan na itong ikinakabit sa mga batang Palawan bilang simbolo ng kanilang pagiging dalaga. Ang proseso ng butas o pagbutas sa tainga o tainga ay ginagamitan ng dahon ng ratan hanggang sa gumaling o matuyo ang sugat. Kada o kalaunan ay nilalagyan ito ng dahon ng pandan, depende sa laki ng butas na kailangan na siyang lalagyan ng hikaw o air plugs. Sa modernong panahon, hindi na lamang mga babae ang nagsusuot o naglalagay ng hikaw, maging ang mga kalalakihan ay nagsusuot na rin ito bilang pagpapahayag ng kanilang sarili. Balitang Good Vibes. Sabi mo wala. Ayan, at siyempre pa, maglagay kaya ako ng hikaw. Dalawa ka agad. At siyempre pa, sa ating word of the day, sa ating kuyunin word. Amos, madal kita ikuyunun. Ayad nga daw kanimuntanan mga tangay, bukitinaig mga gurang-gurang. Ako inong tangay nga si Ryan Ibanez, ang inong katabid sa tempagadali ng guwayin ko yunon, ang opisyal ng guway, iyang probinsyang Palawan. Sa adlaw nga dyan, bisarang ko yunon nga tangadalan, mamanang lekas. Ang lekas, mamanang pagbiyahe pauli o pagbiyahalin sa isarang maitang isla, papakon sa mas mabal nga isla. Sa Tagalog, ang lekas ay paglalakbay o paglalayag pauwi, umula sa maliit na isla patungo sa mas malaki. In English, lekas means to take a trip home from another island or from a smaller island to a bigger one. Mga kasimanwa, ang unang tempo ang mga taga-Kuyo nga aga para kun sa mainland Palawan o sa Paragua, andang tawag sa andang biyahe pamaragwa. Pero kung sanda magauli rin sa Kuyo, andang tawag sa andang pagbiyahe paglekas o lekas. Mga tangay, kadangag tagag manta, igamitan tatang lingwahin ko yunun. Diyan yung tangay Ryan Ibanez, mayan nga adlaw kaning tuntanan, amlig. Amos, madal kita iko yunun. Weather Report. Maraming salamat kay Ryan Ibanez. At siyempre pa sa ating ulat panahon. Dalawang weather system ang nakakaapekto sa buong bansa ngayong araw, ang Intertropical Convergence Zone sa Mindanao at Easterlies naman sa Luzon. Ang low pressure area na nakapaloob sa Intertropical Convergence Zone ay huling namataan alas 3 ng madaling araw at namataan na 20 kilometers northeast ng Zamboanga City. Mababa pa rin ang tsansa nitong maging bagyo ayon sa PAGASA. Dahil sa low pressure area, ang Palawan ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan. Babala ng PAGASA, posibleng magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa. Ibayong pag-iingat ang panawagan ng PAGASA. Sumikat ang araw alas 6:06 ng umaga at lulubog mamayang hapon ng alas 6:16 ng hapon. At siyempre pa, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa balita ngayong umaga at maraming salamat sa mga nasa FB Live. Hindi ko man kayo maisa-isa. Thank you very much. And nakikinig sa kani-kanilang mga FM radio sa 1FM ngayong umaga. At siyempre pa, maraming salamat kay Joel Controvida na kasama natin ngayon sa Baguio Technical, si Chip Arnel Ladica. At siyempre pa, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang mamayang tanghali po sa ating balita. Ako si Romy Luzares. Magandang umaga.
inyong napakinggan ang TYPR Balita. Noon at ngayon, TYPR, una sa balita. Hanggang mamaya, dito sa 95.1 1FM.